Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Oh, andyan na pala kayo mga bata. Magandang araw! Tayo muna ay kakanta. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, makinig kayo. Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kabahan ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher RJ mula sa Division ng Angeles City ang maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang batang babae na ang pangalan ay Maya. Siya ay laging nagsasabi ng, "Mamaya na!" kapag inuutusan. Ang pamagat ng ating kwento ay si Maya, "Mamaya na!" Ito ay isinulat ni Teacher Wilfred Joy F. Jago ng Division ng Bulacan at iginuhit naman ni Teacher Timothy M. Bagang ng Division ng Pampanga. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng kwento ng bayan ko? Halina, makinig! Si Maya, "Mamaya na!" Ang batang si Maya tuwing gigising ay tanghali na kapag tinawag ni ina, "Mamaya na!" ang tuwi ng sagot niya. "Naghilamos ka na ba, Maya?" tanong ni ina. "Mamaya na, ina! Ako'y nanunood pa!" Naiinis pang wika ni Maya. "Naghugas ka na ba ng pinagkainan, Maya?" tanong ni ama. "Mamaya na, ama. Ako'y naglalaro pa." Sagot niya kay ama. "Maya, nagwalis ka na ba sa sala?" tanong muli ni ina. "Mamaya na, ina. Nandyan na sina Mimi at Minda." Itong batang si Maya, tuwing uutusan, laging sagot ay, "Mamaya na!" At walang gawain siyang nasisimulan o natatapos sa tuwi na. Minsan, isang umaga, pagising ni Maya, "Himala, walang utos o tanong sina ina at ama." Pagtataka na. Kaya paglabas ng silid, "Ina, may almusal na po." "Wala pa, Maya. Mamaya na ako magluluto at ako'y nagwawalis pa." "Ama, nandyan na po si Minda at kami maglalaro na." "Mamaya ka na maglaro, Maya, at ako'y may pupunihin pa." Pagsapit ng tanghali, itong si Maya ay talagang gutom na gutom na. Kaya muli niyang tinanong si ina. "Ina, may pagkain na po ba?" Nanlalatang tanong ni Maya. "Wala pa, Maya. Mamaya ka na kumain at ako'y naglalaba pa." Wika ni ina.
naisip ni Maya, malungkot pala sa tuwing sinasagot siya ng kanyang ina at ama ng Mamayan na! Sa bawat Mamayan na! Na sinasagot niya, maraming gawain ang naabala, kaya itong sina ina't ama ay hindi na nakakapagpahinga. Mula noon, ang batang si Maya sa tuwing inuutusan ni ina at ama, mabilis na siyang sumagot ng Opo, ina! Gagawin ko na! Opo, ama! Sisimulan ko na! Ang salitang Mamaya na! Kailanman hindi na niya ginamit kay ina at ama. Doon, nagtatapos ang ating kwento na may pamagat na Si Maya, Mamaya na. Ano ang inyong natutunan sa ating kwento? Tama! Ugaliin sumunod sa mga utos ng ating mga magulang. Hanggang sa muli, paalam! Ito muli si Teacher RJ mula sa Division ng Angeles City. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.